ay maghahatid ako sa inyo. Nakapanapanabik, kahindik-hindik, nasasabihin nyo kapag napanood nyo. Talagang si Bongo ay pwedeng maaresto. Christopher Bongo na may alam siya sa motibo ng pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ito ay matapos isiwalat ni former PCSO Chairperson Anselmo Simeon pinili sa House Quad Committee Hearing. Maliwanag po mga kaibigan na pangalan ni Senador Bongo ang nababanggit dito na dinawit ng isang general na sangkot di umano itong Senador Bongo sa pagpaslang dito sa nabanggit na si Wesley Barayuga. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ho ito. Mga kaibigan, pag-usapan ho natin ito. Itong malaki. Hindi lang ho malaki. Malaking problema nitong tumatakbo ngayon na senador at kasalukuyang senador re-elect na si Senador Bongo. Mga kaibigan, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ito ay patong-patong ho na kaso ang ikinaso. Mayroong plunder at ito ay isa rin ho sa iniimbestigahan ng ICC, isa rin sa kukunin ng ICC. At ang pag-usapan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, ay itong latest na mainit na usapin na itong si Senador Bongo ay dawit dito ho sa pagpaslang kay Atty. Barayuga. Itong tinuturo na mastermind ay itong babae na ex-colonel ng PNP na si Garma. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo napakarami at matitibay na ebidensya ang nagturo ho dito kay Senador Bongo na mag-uugnay na napakalaki ang papel para mapaslam itong si Atty. Barayuga na tauhan ng PCSO. Naku ho, sinasabi ko ho sa inyo, kahit na una pa na ipile ang kasong plunder dito, marami yung pinel na kaso dito, pandarambong yung iba sa ICC, ay alam ko mahuhuli ho ito bago kunin ang ICC, dahil ayon po sa ating nakuhang impormasyon ay mauuna si Digong at itong si Bato. Mahuhuli itong mga sina Sara Duterte at ayon pang ex na retired na PNP na sangkot ho, mahuhuli. But ang bigyan po natin ng highlight, kahit na unang ipile pa itong kasong plunder dito na Nobel Kisnail, kung magkakaroon po ng development ng kaso, ay mas mauuna ho ito. Posible. Ayon po sa galawan ng investigasyon, mas mauuna ho itong makasuhan at maaresto si Bongo kaysa doon sa mga unang kaso na pandarambong. Sapagkat data po at napakatibay ho ng ebidensya dito po kay Bongo na mag-uugnay sa pagpaslang dito ho kay Atty. Barayuga na ang tinuturong mastermind ay itong babae na napakalupit. Walang awa kung pumaslang, marami di umano ang pinaslang na si ex-colonel Garma. Nako, bago tayo magpatuloy, mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko pong ipalam sa inyo, huwag kung maaari lang ho, huwag ibuto sa pagiging senador itong si Bongo. May karanasan po tayo dito. Ang pinagsisilbihan nun ito, si Duterte. At syempre, si Kibuloy. Mayroon po tayong mga experience dito na mga ganyang pangyayari. So bago po tayo magbigay ng complete documentary dito,
Gusto kong ibahagi po sa inyo ito. Ha, kaunti lang po ito, inanyahan ko kayo na patapusin ang vlog na ito. At nang sa ganun po, sa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto, salamat UNTV. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong audio clips. Heto. Itinanggi ni Senator Christopher Bongo na may alam siya sa motibo ng pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ito ay matapos isiwalat ni former PCSO Chairperson Anselmo Simeon pinili sa House Quaga Committee Hearing. Maliwanag po mga kaibigan na pangalan ni Senador Bongo ang nababanggit dito na dinawit ng isang general na sangkot di umano itong Senador Bongo sa pagpaslang dito sa nabanggit na si Wesley Barayuga, isang abogado, isang retired general. Naku ho, ito ho ay matagal na ho nangyari noong kapanahonan na kasagsagan po nila na namamayagpag para abusuhin ang kanilang kapangyarihan na sila ho ay isang kumpas lang ni Digong ay gagawin kahit kumas lang pa ng inosyente. Kung mapapansin niyo po itong si Senador Bongo, tahimik, pero sa kabila ho ng kanyang katahimikan ay napakarami palang tinatago nito. That's why patong-patong nakaso mga mahal ko taga-subaybay ang kanyang kinakaharap. Ito, nako, patapusin po natin ang video na ito. Napakarami niyo pong matutuklasan na kalukuhan nitong si Senador Bongo. Na nai-report nito sa senador ang dahilan ng pamamaslang. Nilinaw ni Senator Bongo na wala siyang alam sa sinasabi ni pinili. Paliwanag pa ng mambabatas, abala siya sa kanyang trabaho noong panahon ng pandemya bilang chairperson ng Senate Committee on Health. Suportado niya rin, Anya, ang muling pagbubuka. abala ho si Senador Bongo noon. Kaya hindi niya magagawa di umano na pumaslang. Ha? Ayon ho sa kanya. Dito sa kanyang binitawan na statement. Abala ako sa trabaho. Kaya hindi raw niya magagawang nga pumaslang. Ay lumang tugtugin na yan. Tandaan po natin, ito ay tinatawag noon na little president. Kapanahunan ni dating Presidente Digong. Naku ho, heto pa. Sa investigasyon ng pambansang pulisya sa kaso ng pagpatay sa PCSO official at hangad niyang mabigyan ito ng hustisya at mapanagot ang nasa likod ng krimen. Nako ho, ayan. Ang dami ko pa sana hong ibibigay sa inyo na impormasyon. Subalit, kinulang ho tayo ng oras dahil magbibigay pa tayo ng kaunting komentaryo. Alam niyo ho, kung mapapanood niyo yung Quad Committee, matindi ho ang nangyari. Sabi nga ni Colonel Lacop, General Lacop dati, itong congressman. At kahit sino magsabi na membro ng Quad Committee. Ito, masusod na ang kaso na ito. At mananagot at lahat, ang lahat po nasangkot, mga kaibigan. Kaya't maliwanag po dito, pasensya na ho. Kung hindi ko po na ipakita pa anong pang dokumento, anong pang investigasyon. Kinulang po tayo sa oras. Umasa po kayo sa next vlog natin. Ay maghahatid ako sa inyo. Nakapanapanabik, kahindik-hindik. Nasasabihin nyo kapag napanood nyo talagang si Bongo ay pwedeng maaresto habang nangangampanya o before election o after election dahil siya ho ang tinuturo maraming ebidensya na nagtuturo na itong si Bongo ay isa sa mga arkitekto ay isa sa mga sangkot dito sa pagpaslang kay Atty. Barayuga. Naku po mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko po nga kunin ng inyong panig. Naniniwala po ba kayo
na itong si Senador Bongo ay sangkot dito sa pagpaslang di umano kay Atty. Barayuga na ilang taon na ho ang nakakaraan. Any reaction? Di ano sa comment section, inaanyayaan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Katulad nga po ng nasabi ko, sa akong bagbabasihan po natin ang mga lumalabas sa investigasyon with supporting testigo, with supporting dokumento. Ito si Bongo, muli kong inuulit, hindi po ito sasala before election or after election. Pwede po itong maaresto dahil napakatibay ng mga ebidensya ang magtuturo po sa kanya na sangkot sa pagpaslang di umano dito ho kay Atty. Barayuga. Abangan po natin ito, mga mahal kong taga-subaybay. Katulad nga ho ng pangako ko sa inyo, kinulan tayo sa oras sa next vlog po natin. Idedetalye ko sa inyo, ibabahagi kung paano nasangkot itong si Bongo at kung sino ang nagturo sa kanya. Mga mahal kong taga-subaybay, abangan po yan at kabang-abang. Muli po, isang like lang ho sa video na ito. Maraming salamat. Pwede po kayong magbigay ng anumang public opinion diyan no sa comment section. Pwede po kayong mag-share ng video na ito. Isang like ho. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.